kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Malaking debate ngayon kung tama bang limitahan ang pagdidisiplina sa mga kabataan o hindi. Masyado na kasing maraming kabataan ang napapariwara at nagpapakita ng kawalan ng disiplina. Kahit dito sa Pilipinas, ang dating mga kabataang sagad magpakita ng respeto at napakamagalang, ngayon ay hindi na nga marunong sa ating tradisyon ng pagmamano. Pero hindi lang naman ang Pilipinas ang nagkakaproblema sa mga pag-uugali ng mga kabataan ngayon. Minsan nga ay mas malala pa ang ginagawa ng mga kabataan sa ibang bansa, kagaya na lamang ng nangyari sa China, kung saan ay disgrasya niyang natodas ang kanyang lola. Ang batang lalaki ay 10 taong gulang lamang. Nagkalakas loob itong sakalin ng kanyang lola hanggang sa maubusan ito ng hininga. Ang gumulantang sa mga tao ay hindi lamang dahil sa kanyang ginawang pagtodas dito, kundi dahil sa may video pa na kumalat kung paano niya ginawa ang nakakapanindig balahibong pangyayari. Nag-umpisa ang video kung saan ang batang lalaki ay pinapalo ng matanda gamit ang isang kahoy na pamalo. Nagpambuno sila ng kanyang apo dahil sinubukan ng bata na hilahin na tagawin sa matanda ang pinapalo sa kanya. Dahil nahihirapan itong maagaw sa kanyang lola, kung kaya't sinuntok niya ito. Napayuko ang lola ng bata at aabutin sana nito ang tsinelas na nasa sahig para gawing pamalo sa bata. Pero nahawakan ng bata ang ulo nito at agarang inipit ang leeg ng kanyang lola. Napatumba silang dalawa sa sahig at naabot na ng matandang tsinelas. Pero hindi pa rin siya pinakawala ng bata. Patuloy niya pa rin pinipiga sa isang chokehold position ang leeg ng kanyang lola. Habang nangyayari ito, ang taong kumukuha sa video ay panay pang tawa. Sinusulsulan niya ang bata na lumaban dahil palagi na lang siyang napapalo ng kanyang lola. Imbes na pigilan niya ang ginagawa ng bata, ay binubuyo pa niya ito. Pinagtatawanan niya ang bata na nahihirapan sa kanyang posisyon. Kung kaya't mas lalong tinodo pa ng bata ang pagkakapiga sa leeg ng kanyang lola. Kahit nanghihina na ito, ay hindi pa rin tumigil ang bata sa pagchuchok dito. Gigil na gigil talaga ang bata sa kanyang ginagawa. Sinisigaw niya ito na palagi na lang itong nananakit ng walang rason. Katagalan ay nag-iba na ang boses ng nagvi-video ng kausap niya ang bata. Pinabibitawan niya na ito at sinabihang bumangon na kaagad. Hindi na raw siya muli pang masasaktan ng kanyang lola. Hindi na tumatawa ang may hawak ng kamera sa mga oras na yun. Nang linuwagan ng bata ang pagkakahawak niya sa leeg ng kanyang lola, ay may biglang sumulpot na isa pang babae na may karga sa likod niya na isang bata. Maririnig na sinasabi niyang, "Tinuluyan mo ang iyong lola." Paulit-ulit niyang sinasabi yun. Habang hinahampas niya ang bata sa pamalong gamit ng matanda, lumalabas na nanay palayon ng bata ang nakahuli sa kanya. May mga balitang nagsasabi na dinala sa Zawdong Siri ang bata, inaresto di umano, kasama ang kanyang kaibigan na kumuha ng video. Pero ayon sa batas ng China, hindi pwedeng ikulong o parusahan ng mga batang may edad 14 pababa. Ang penal code nila ay epekto lamang sa mga batang nagkakasala na 15 anyos pataas. Ang galit na namuo sa dibdib ng bata ay dahil siguro sa ginawang pananakit ng mga nakakatanda sa kanya. Ang mga nasabi niya habang sinasakal ang kanyang lola ay patunay na may kinikimkim siyang sama ng loob, dahil kahit ano ang gagawin niya ay mali pa rin para sa matanda. Mayroong reputasyon tayong mga Asyano na mga mabibigat ang kamay at mapang-abuso minsan sa ating mga anak. Hindi kagaya sa mga Westerners na maluwag sa kanilang pagdidisiplina sa kanilang mga anak. Ayon naman sa ilan, hindi daw ito tama dahil lalaking mahina ang mga bata. Magiging mapanakit daw ito at ipapasa lamang ang ganitong pag-uugali hanggang sa kahuli-huli ang miyembro ng kanilang pamilya. Opinyon lang naman ito ng mga Amerikano at iba pang mga foreigners dahil na din sa mga kwentong ibinabahagi natin sa kanila. Pero mapapatanong ka, malaking bagay nga ba talaga ang pagdidisiplina? Makukumpara mo ang isang pangyayari na naganap sa Amerika
Isang 11 anyos naman ang kinausap ng kanyang lola na maglinis ng kanyang kwarto ayon sa lolo nito. Ilang ulit siyang sinabihan ng lola niya nung araw na yun para gawin ang pinapagawa nito. Sa poder na ng kanyang lolo at lola lumaki ang bata dahil hiwalay ang mga magulang nito. Di umano, bandang alas 5 ng hapon nangyari ang krimen sa Litchfield Park, Arizona. Nanunood lamang ang dalawang matanda ng TV nang biglang tumayo sa likod ng matandang babae ang apo niya at pinaputukan siya sa likod ng ulo. Hinabol pa siya ng ilang hakbang ng kanyang lolo pero bumalik din para tulungan ang asawa at tumawag sa 911. Nagulat na lang ang matandang lalaki nang makarinig siya ng isa na namang putok. Mula sa kwarto ng kanyang apo, pinuntahan niya ito at naabutan niyang wala na itong buhay. Base sa investigasyon, walang foul play at self-inflicted ang sugat ng bata ayon naman sa mga kapitbahay. Hindi magulo ang pamumuhay ng tatlo. Hindi nila naririnig na nagsisigawan o nagkakagulo bago nangyari ang krimen. Kaya nagulat din sila na nagawa ito ng bata sa kanyang lola at sa sarili niya. Ang naiwang matandang lalaki ang lubos na nagdadalamhati dahil sa naganap na trahedya. Ayon din sa kapulisan, baril ng matandang lalaki ang nahanap ng bata pero legal itong nabili ng matanda. Sa kasong ito ay walang pamalo o pananakit na nangyari pero nakagawa pa rin ng isang karumal-dumal na krimen ang batang 11 anyos dahil lamang inutusan siyang magligpit ng kwarto niya. Pero hindi rin naman maaalis natin na baka may nasabing masakit ang matanda kaya hindi na niya napigilan ang kanyang galit sa dibdib. Iba't ibang pamamaraan ng pagdidisiplina ang ginamit pero pareho ang resultang nangyari. May natodas ang mga minor de edad na dapat ay wala pang ideya sa ganitong klaseng mga gawain. Mapapatanong ka na lang talaga kung paano pa ba sila madidisiplina. Ayon sa mga psychiatrist at mga eksperto sa pag-aaral ng mga kabataan, kung idadaan sa palo ang pagdidisiplina, ang mga karakter daw nila ay magiging mahina dahil lalaking may takot. Hindi raw ito nakakapagdesisyon ng maayos dahil mag-iisip pa na baka mali at mapalo sila. Ang tanong, hindi ba't mas mabuti yon kaysa magpadalos-dalos sa maling desisyon? Marami din ang nagsasabi na pwede namang kausapin lamang ang mga kabataan at ipaintindi kung ano ang kanilang kamalian. Ipakita sa kanila kung ano ang magiging konsekwensya kung magpapatuloy sila sa kanilang kasutilan. Pero isa na namang katanungan, kung paulit-ulit na ang mali na ginagawa, maniniwala ka pa bang makikinig pa ito sa susunod na beses mo silang kakausapin? Sensitibo kasi talaga ang aspeto ng pagdidisiplina dahil kahit mga kabataan ay may karapatan, hindi sila pwedeng saktan pisikal, mental o emosyonal dahil kung hindi, ay gobyerno ang iyong makakalaban. Pero maaari din namang ang kasagutan nito ay simple lamang, idaan sa kompromisong lahat ng bagay at huwag pasobrahan. Kung kinakailangang paluin ay pwede lang din naman, basta't huwag sumobra at ipaintindi sa kanila kung ano ang kanilang kasalanan at kung bakit sila napalo. Hindi na kasi pwedeng baliwalain ang mga nangyayari ngayon. Pabata na ng pabata ang mga batang nagiging kriminal. Hindi lamang ang sosyudad ang pwedeng sisihin dito, kundi ang mga magulang na siyang unang dapat nakakaalam sa problema kahit wala pa man. Ikaw, nagkikimkim ka ba ng galit kapag ikaw ay napagsabihan? Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.